Good morning po sa lahat. Isa pang liyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay maging kasama-sama ni Kristo. Maging kasama-sama ni Kristo. Ito po mabuting bagay po, di ba, ang maglingkod sa ating Diyos. Niniwala po kung lahat tayo ay nasaayon doon. Ngayon po kung tunay talaga na isang mabuting bagay ang maglingkod sa Panginoon, ba't kaya po hindi lahat ay gumagawa nito? Halimbawa po, hindi kaya lahat ay nagabahagi ng Ebanghelyo? O hindi lahat ng soul winning, hindi lahat nagbibigay ng gospel tracts, tumutulong sa mga Bible studies, hindi po lahat nagpupunta sa Kamarin, Tete o San Mateo para magbahagi ang salita ng Diyos? Ba't po hindi lahat ay nagtuturo sa mga bata? Ba't di lahat po ay nagtuturo sa ating adult Sunday school class? O discipleship class o new life class? Sige mga minabat, kaya hindi lahat ay gumagawa, involved sa gawain ng Panginoon. Maaring marami pong dahilan. Ngayon po ang maaring isang dahilan, at may kita po sa Mark 3.14, ito po'y ukol po sa pagpili ng ating Panginoong Yesus sa 12 apostol. Nasabi po roon, buwan sa mga taong iyon ay pumili siya, ating Panginoon, ng 12 ng tinawag niya mga apostol. Nirang niya ang mga ito upang maging kasama-sama niya at upang suguing mangaral. Kaya pati nga ba si Mamenal dito na bahagi ng pagiging apostol ay hindi lamang ang pagsugo upang mangaral, kundi ang maging kasama-sama ng ating Panginoong Yesus. Para po sa akin ang pagiging kasama-sama ng ating Panginoong Yesus ay napakalaga. Dito po ang ating pagkakataon upang makarinig sila nga noon, ang 12, na mga turo ni Kristo. Upang sila po'y matuto at lumago. Di ba pagkatang mga minamahal bilang kasama-sama ng Panginoon, upang kailang makita ang paraan ng pumuhay at halimbawa ng Panginoong Yesus. At kung paano niya pinumuhay ang kanyang tinuturo at nakalooban ng kanyang Ama sa langit. At kailang pinutunan mula sa mga panood at ikinig na ito ang mga bagay na kanilang babahagi sa kanilang paghayo. Kaya sa ating mga minamahal ngayon naman, ano bang nais maglingkod sa Panginoon? Kaya maging lagi tayong kasama-sama ng ating Panginoon. Tulad po ng mga apostol noon sa magitan ng panalangin, pagbasa ng Biblia, at pumuhay na may lubos sa pagsuko at pagsunod sa ating Panginoon Jesus. Maraming salamat po.